si nanay, huwag po tayo mahiya. Alam mo kung saan tayo makakakuha ng pambili ng gamot? Saan? Sa simbahan. Anong ginagawa ninyo? Nagawa lang po namin yun dahil kailangan ko po talaga ng pera pambili ng gamot ni nanay. Ang batang yan, iniisip ko kung bakit nakuha siya ng mga magulang yung kalimutan. Ano pong ibig yung sabihin? Hindi ko po siya tunay na anak, Father. So kung sino mang pangalan na mapipili ko, siya ang gaganap na angel. Okay ba sa inyo yun? Ako na yan, di ba? Aming napili ay si Sheila. Ako ko yan, is about time, Father. Ba't ganun? Porikat lalaki ako. Hindi ako pwede maging anghel. Eh kasi, Pinggoy, ganun talaga yung tradisyon mo. Ikaw ang pinaka-cute at pinaka-mait na anghel sa buhay ko. Sabi yun, ay. Na... Ay! Tuyo niya po ako! Ano, Pinggoy? Sila ni po, hinimuntay na sa akin! Asan? Asan? Dali! Father, maraming salamat po sa ginawa ninyo para sana mag-asawa. Kung hindi dahil sa inyo, baka nakakulong pa po sa simong ngayon. Hindi ko nga po alam kung paano po ako makakabawi sa inyo. Gusto mo makabawi? Patuloy ka lang maging mabuting asawa sa kanya. Di ba? Eh, suportahan mo yung pagbabago niya. Kasi hindi talaga madali yun. Opa, Father. Nangako po akong mamahalin ko siya sa hirap at sa ganyawa. At tutuparin ko po yun. Sana nga lang po, tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Simon. Alam ni Father, mabait naman pong asawa si Simon eh. Siguro po, nahirapan lang talaga siya sa sitwasyon namin. Oo naman. Mahirap naman talaga kasi nangyari. Tsaka, yung pagiging mabuting magulang nyo, yun ang pinakamalaking blessing para sa kanya. Diba? Father Kokoy! Father Kokoy! Oh. Noy Missy, aling anay, natake. Dinala siya sa ospital. Ah. Ang nangyari po kay Ana ay isang mild heart attack. May mga nakabara na kasi sa arteries niya. Kaya nga po gusto namin siyang operahan para matanggal ang bara. Pero bago mangyari yun, kailangan muna magsagawa ng mga test para masigurado natin kakayanin niya ang operasyon. Ayaw po ng test! Eh, wala naman po tayo sa eskwelahan. Bakit pumita si nanay? Pinggoy, huwag masyadong maingay. Pasensya na po, ah. May mga iba pang pasyente dito. Ha? Tsaka nag-usap kami ni Doc, eh, ha? Ha? Usap kami ni Doc. Marami na rin po kasi siyang pre-existing conditions. Kagaya ng asthma. May diabetes din po siya. Kaya nga po, medyo naging komplikado ang sitwasyon niya. Stable naman po siya as of now. Antayin na lang po natin ang resulta ng test para malaman natin ang susunod natin gagawin. Eh, ano po ba talaga ang diabetes? Kailan po ba siya magigising? Ginagawa po namin ang lahat para magpagaling ang nanay mo, iho. Sa ngayon, hayaan mo muna siya matulog para makapagpahinga. Sige po, tutuloy na ako. Salamat po. Ano po ba talaga ang diabetes? Ano po ba talaga ang diabetes? Sabi nga ng doktor, okay lang siya eh, di ba? Pinggoy? Ay! Sinong pari ko eh? Father! Nanay! Ano na? Musa siya? Stable naman, Father. Oh, anak, ito. Dali natin to. Lagay mo sa bag. Anay, dadalhin ko na rin po itong inhaler. Kawawa naman po si Aling Ana. Baka hindi po siya makahinga. Sige, anak. Dadalhin natin yan. Mami! Opa, Maggie. Kibigay din to. Baka wala nang pagkain yung mag-ina dun sa ospital. Tsaka alam mo naman, baka hindi kakasya sa dalawa ng isang rasyon ng pagkain dun. Salamat, Maggie. Pero alam mo, higit sa pagkain, sigurado kung mas kailangan nila ng pera ngayon. Pagbili ng gamot ni Aling Ana. Ay, naku. Kung meron lang sana akong pera, maitutulong. Ako nga rin eh. Kaya kahit pambaon ko na yan, ibinigay ko na lang. Hirap talaga maging mahirap. Sinabi mo pa. Pero di ba, dapat meron naman tayong magawa para matulungan si Aling Ana.
Ano kaya, Maggie, kung umikot ka sa mga kapitbahay, baka sila may maibigay na tulong. Alam mo, kahit konti-konti lang yan, pag pinagsama-sama, malaking bagay din. So ako ang malilimos. Sige na nga. Kung hindi lang ako mabait eh. Yan ang Maggie. Sasama na rin po ako. Maglilipot na rin po ako para mas mabilis. Sige, tara. Para naman may maniwala sa akin. Alam mo na mga kapitbahay natin dito. Ang tingin sa akin. Sige ka agad para makapunta tayo na ospital. Apo, Nay. O, sige, Noemi. Alis na kami. Alis na po natin. Sige na, Pinggoy. Pagdasal ka na, humiling ka na sa kanya na pagalingin niya ang nanay mo. Tandaan mo, siya ang pinakamasting at pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Siya lang magpapagaling sa nanay mo. Eh, kaya po mapagaling ni Kuya Jess yung mga diabetes ni nanay? Yung sabi po ng doktor? Yakang-yakan niya yun. Sige na. Kuya Jess, sana po mawala na yung rheuma diabetes ni nanay. Tsaka sana din po magising na si nanay. Tulungan niyo po siya. Sige na po. Please, Kuya Jess. Sinabi niyo po na ang sino mang nagpapakababa na gaya ng isang bata ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa ganitong simpleng pananampalataya, iira lang kalooban at kapangyarihan niyo. Maraming salamat po. Ngayon pa lang, ay tinatanggap na namin ang pagpapala niyo. Uy! Uy, sandali! Ito, baka gusto ito ni Aling Ana. Uy, ayos to! Eh, baka naman mamaya magalit na yung tatay mo niyan. Hindi yan. Siya nga tumutulong sa ibang tao eh. Ginagaya ko lang siya. Matutuwa pa nga yun pag binigay natin kay Aling Ana yan. Saan pupunta? Hindi ka pwedeng umalis, ha? Pero gusto ko yung ginagawa mong pagtulong. Hindi mo na kailangan pumunta lang sa ospital. Daddy, sige naman po. Gawago naman po yung barkada namin. May sakit po yung nanay niya. Anak, baka kung anong sakit ang pwede mong masagap doon. Mahirap na, mahahawaan ka. Pero, Dad... Anak, pag sinabi ni Daddy, ito ang muna kayayabay. Kids, may mga pag-ayon pa doon kung gusto niyo magdala. Kayo na lang magdala kay na Aling Ana. Opo. I'm preparing for a meeting. Ito ang muna kayaya, pero huwag ka mag-alala, uwi ako kaagad. Tapos lalaroin natin yung bago mong video games, ha? Kaya? Oh, alik kayo mga bata. Dagdagan natin yan. Dali. Marami pa doon sa kusina. Dali. Alik ka na. Sige. Dikliting na. Joshua. Nay, nagpray na po ako. Tawa lang po kayo. Napakabait naman yung batang yan. Pari Koy, bakit hindi po siya gumigising? Pinggoy, siyempre kailangan magpahinga ng nanay mo. Tsaka isa pa, nakakapagod siguro yung may sakit, hindi ba? Kaya ipag-rest mo na muna siya. Tagal niya naman po magpahinga. Baka naman po, pwede sa bahay magpahinga para maalagahan kita doon. Sige na nga po. Dito lang po kayo. Tabi niya lang po ako. Uy! Pinggoy, huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Dito ka lang, dito ka lang. Baka matagal naman yung karayan niya. Eh, kasi po, gusto ko siyang katabi. Boy, katabi mo naman siya ngayon. Sabi yung nanay. Thank you.
si Aling Bella, ang kapitbahay mo ni Aling Ana, at saka nitong si Pinggoy. Kaka-uwi ko lang ako sa bahay nung nalaman kong may problema ko si Aling Ana, kaya tumakbo ako dito kaagad sa ospital. Nakausap ko na ho yung mga doktor, alam ko na ho yung lagay niya. Father, kawawa ho itong mag-ine. Pinggoy. Okay. Ano, tulong-tulong naman tayo para sa kanila, hindi ba? Ate Bebang, no? Pero ba tayo mag-usap sa labas? Ano mo ba ito, Father? Sinabi ng mga doktor na kailangan ng ma-operahan ni Aling Ana kasi nga dun sa butas sa puso niya, nag-aantay na lang daw sila ng mga test. Eh, alam naman nating lahat, walang-wala yung mag-inang yan. Wala bang ibang kamag-anak na si Aling Ana? Meron po, Father. Pangalan niya Gabriel, pero nagkalimutan na silang magkapatid dahil nung iniwan niya si Pinggoy. Father, sana hindi magalit sa akin si Aling Ana sa ipagtatapat ko po sa inyo. Pero siguro naman, hindi nakaila sa atin na hindi naman sa kanya lang galing si Pinggoy, di ba? Oo naman. Eh, pinagtapat na na. Ayan. Pinagtapat na naman ni Aling Ana sa akin yun. So si Pinggoy ay anak ng kapatid niya? Hindi po eh. Ang pagkakaintindi ko po, yung asawa ni Gabriel may nag-iwan sa kanyang sanggol. Yun nga si Pinggoy. Eh, di ba may problema? Kasi nga, ang laki ng pamilya nila. Mm. Kaya minabuti na lang nila na ipasa kay Aling Ana ang sanggol na si Pinggoy. Kaya ako ho alam ito, Father. Eh, kasi nandun ho ako sa bahay ni Aling Ana nung iniwan ni Gabriel si Pinggoy kay Aling Ana. So, yung Gabriel ang nag-iwan kay Pinggoy. Tapos magmula nun, hindi na nagpakita yung Gabriel. Hindi po eh. Nagkalimutan na lang yata talaga sila. Lumipat daw ng bahay, hindi nag-iwan ng address ni contact number nga eh. Kaya hindi na rin inayos ni Aling Ana na hanapin siya. Pero pinagtapat niya po sa akin, Father, na talagang parang umaapaw na biyaya sa kanya si Pinggoy. Sabi nga ni Aling Ana, hulog ng langit sa kanya si Pinggoy. Pari Koy, ba't po ganun? Nagdasal naman po kay Kuya Jess na pagalingin si nanay. Pero bakit po ang tagal? Baka po hindi niya ako naririnig. Naririnig ka niya? Sa katunayan nga, naririnig niya ang dasal nating lahat. Lahat ng dasal ng tao sa buong mundo? Lahat. Ganong katindi ang powers ni Kuya Jess. Ganong kalupit si Kuya Jess. Ako, Andrea, may kwento nga ako sa'yo eh. Minsan, binisita niya ang isang lugar. Ang pangalan ng lugar na yun ay Genesaret. Sabi mo nga, Genesaret? Genesaret. Ayan, no, binisita niya yan. Ngayon, pagdating niya dun sa lugar na yun, nakilala siya kaagad ng mga tao. Kasi alam nila na ito yung tinatawag na Jesus na nakakapagpagaling ng may sakit. Di ba? So, ang ginawa nila, kinuha na nila lahat ng mga may sakit doon, sa mga nakatira doon. At nilipo nila para lumapit nga sa kanya, para magpagaling. At alam mo, sabi nila, na kahit mahawakan lang daw nila yung dulo, kahit dulo ng damit ni Jesus, eh gagaling na daw sila. Ha? Astig! Parang magic! Diba? Yan ang blessing. Yan ang blessing, lalo na sa mga taong naniniwala sa kanya. Ayan lang yun. Lunch. Joshua? Anak? Josh. Joshua, you have to understand. Hirap na nang ma-expose ka sa ospital. Huwag ganyan ang sitwasyon mo. Alam mo na kung mahinahangin yung system mo, di ba? Alam ko gusto mong puntahan ng kaibigan mo. And I admire your attitude.
Kasi bata ka pa lang. Marunong ka nang tumulong sa kapwa. Ay naman po pali. Kaya ganyan na po ako. Gusto ko lang naman po tulungan ng mga kaibigan ko eh. Joshua, pwede ka naman tumulong sa iba, lalo na kapag okay ang lagay mo. Tulad ngayon. Nakapag-contribute ka naman, di ba? Kahit wala ka dun. You should be proud of that. Hindi po, Daddy. Gusto ko po nandun ako para samahan sila. Kahit maawakan ng dungling, dulo ng damit ni Jesus, eh gagaling na daw sila. Anak! Aling anak? Nanay! Pinggoy! Nanay! Aling anak! Pinggoy! Salamat, Kuya Jess! Aling anak! Ito ang sinabi ni yung Pari Koy! Salamat! Nagay! Pinggoy! Ay ka na po ba? Dito, ah. Nay! Ito naman po yung pambili niyo ng gamot. Pinagsambagan po ng mga kapitbahay natin yan. Ana, kapit lang, ha? Kambibitiw, ha? Kakampi natin ng Diyos, Ana. Salamat. Bigoy. Salamat sa tulong ninyo. Naging mahirap ako. Napakayaman ko pala sa magkaibigang katulad ninyo. Nanay! Nagising na si Ana. Nanay, gising siya. Nagising na siya. Salamat naman sa Diyos, oh. Salamat, Kuya Jess! Papapabahan ko na to sa taas para magawa na yung project. Paano pala yung nilalapit ng Pinagpala Youth Club? Tsaka po yung ilaw dyan sa kanto, dami raw holdapan. Nagre-request din sila ng streetlight. Ganun lang ba? Kano ba yun? Ito gawin mo, mukha ka ng check, pipirmahan ko na lang. Eh, para pa saan pa ba na naging ama ako ng barangay natin, di ba? Lahat yan gagawin ko ng paraan. Sige, o. Sige, Sol. Pa, dito pa.
Father. Kap, nandito po si Father. Oh, oh Father. Kap. Magandang araw. Kamusta? Ano ba natin? Si Aling Ana, yung nanay ni Pingoy, inatake kasi siya. Sinugod sa ospital. Ngayon, nangangailangan kasi ng pera eh. Lahat na ba pwede hugutin sa akin na naibigay ko na. Kung meron mang konti na lang siguro natitira. Kaya ilalapit ko sana sa'yo. Huwag mag-alala, Father. Isa lang naman ang sinasabi ko sa lahat na lumalapit sa akin. Bilang ama at kapitan ng barangay ito, handa akong tumulong sa akin na sasakupan. Malaking bagay ito para kila Pingoy at saka Halingana. Salamat ka. Wala ko naman, Father. Salamat. Hey! Gising na si Nanay! Uy! Oh, ano yan? Oh, tama na. Dahan-dahan at baka mabugbugsali kang nanay mo. Eh, kasi po, magaling na siya, di ba? Uy, man! Yan. Pag-uwi po namin, papapasyal ko siya. Mm-hmm. Saka ipupunta. Saan? Bakit? Ba't mo siya ipapasyal? Kasi po, para hindi siya malungkot sa bahay. Naku oh. Naman! Sana nga, ang galing, ha? Talagang oh. Napakabait ng batang to. Kasi po, mana ako sa kanya. Ay. Siya po ang pinakamabait na nanay sa buong mundo. Nga naman. Tinan mo nga. Tinan mo. Oh. Hindi na. Ha? Ha? Bakit? Aling-ana. Lata ko, Mickey po. Aling-ana. Ana? Ana? Hoy! Dina. Ana? Tay? Ana? Dina. Ay? Tawag tayong doktor. Pingoy, diyan ka lang, ha? Diyan ka lang! Ay? Ay? Dok, gawin niyo na po ang operasyon. Kami na pong bahalang mag-ambag-ambag para sa pambayad. Dumating na po yung resulta ng mga test. Hindi rin po talaga kakayanin ng nanay ni Pasyon. Kahit sa bukod sa matanda, ay may diabetes pa siya. Eh, paano po para sa puso niya? Hindi na nga po ang problema. Dahil hindi nga po siya pwedeng operahan, malaki po ang chance na magkaroon din siya ng atake sa puso. At baka maging fatal na yun sa kanya. Fatal? Maaari po. Fatal? Ano yung sabihin mo? Maaari po yung kamatay pag inatake ko siya ulit. Eh, anong gagawin namin? Eh, hihintayin na lang namin siyang mamatay, ganun. Dok, baka naman po may iba pang paraan. Makita niyo naman po, batang-batang may iwan ni Aling Ana. I'm really, really sorry. Pero wala na po talaga akong magagawa. Dok, huwag naman tayong sumuko. Baka naman meron pa kayong ibang alam na pwede natin gawin. Hanggat hindi po kasi bumababa yung sugar niya, hindi po natin siya pwedeng operahan. Hindi lang, ito yung sinunod natin si Aling Tanda. Nay, akala ko po ba uuwi tayo? Bakit po hindi kayo tumatayo? Nay, gusto ko na po sa bahay natin. Pag umuwi po tayo, hindi na po ako aalis. Para po may kasama kayo. Promise po yan. Nay. Nay. Ikaw. Ang biyaya ng Diyos sa akin. Gusto ko kapakabait ako. Salamat. Tumating ka sa buhay ko. Kahit umalas pa ako ng hirap, basta nandiyan ka. Thank you.
Nanay ko. Nalulungkot lang po ako. Kasi wala na pong magulang si Pinggoy. Namatay na po si Aling Ana. Eh, paano na po kaya siya niyan? Alam mo ba, nagawa pa niyang ihabirin si Pinggoy kay Father. Eh, hindi naman pwedeng umampun si Father, ano? Bawal sa kanila yan. Okay lang. Kahit talo ko dito, basta sa bahay, panalo ko. Kasi bayo ko, parang maamong tupang nakakulong sa bahay. Sabi mo, ulitin mo nga. Ha? Before we know it, yung batang yan, palaboy-laboy na lang yan. Wala na pa ibang pupuntahan yan. Nasaan ba tatay niyan? Sigurado ako, masaya-masaya sila nakasama na si boss. Wala na silang problema. Kaya ng nanay mo, wala ng rayuma. Nakakapaglakad na siya ng maayos. At nababantayan ka na niya. Pare ko, narito.